Hi guys! Welcome back to my channel and yes, isi-share ko sa inyo ngayon kung paano ko niluto itong ating taro leaves with coconut milk or mas kilalang laing. Ayan, so kung gusto nyo mapanood ito guys, just keep on watching. Welcome to Utoy's Greenhouse Urban Farming. So, ito guys, yung mga gabi na na-harvestan natin para sa lulutuin nating recipe ngayon na laing. So, yan siya guys. Ito yung gabi na tinanim ni Edski bago sila umuwi ng Manila. Ayan, so, ito na siya guys. Na-harvest na natin yung mga leaves. Ayan, kasi naninilaw na siya. So, bala ko dito talaga i-harvest kapag nandito sila. Since hindi na kaya ng powers ng ating gabi leaves, eh, hin-harvest ko na. So, yan. Gagawa tayo ngayon ng laing. And meron ako ditong shrimp na medium size and meron din dalawang perasong blue crab na natira. So, yun ang isasahog ko dito sa ating gabi. So, dito guys, papakuluan ko muna yung ating gabi leaves or yung taro leaves kasi makati pala siya. So, pinakuluan ko siya sa may tubig na may asin kasi alam nyo ba guys kung bakit pala siya makati lalo na kapag fresh kasi meron siyang crystals of calcium oxalate or ito yung parang mga bundles of needles or maliliit na karayom na nakalagay sa tube or capsule shaped na cells and tinatawag ito na ideoblast. Yan. So, kaya pala siya makate. So, ito guys, yung ating blue crabs na natira na dalawang piraso at meron din ako ditong hipon na medium size. Ayan. So, ito yung ilalagay ko sa kanya. So, ang pagluluto ko nito guys, pagsasama-samayan ko lang sa isang pan lahat ng ingredients niya na nandito and papakuluan ko lang siya hanggang maluto yung ating gata. So, yun lang ay ilalagay ko sa kanya and titimplahan ko na lang ng salt para may alat siya ng kaunti at lalagyan ko ng magic sarap. And the rest, ito yung mga ingredients niya. And alam nyo ba guys, excellent source pala ang laing or ang gabi sa dietary fiber and good carbohydrates. Ayan. So, maganda din siya sa digestive system at maganda rin siyang pang diet. So, alam nyo na guys. Ayan. Mataas din ang level ng vitamin C niya, vitamin B, and E. Ito yung ano, para mag-maintain ng healthy immune system sa katawan natin at ma-eliminate or matanggal yung mga toxin sa katawan or yung mga free radicals. And hindi lang yan guys, meron din siyang manganese, potassium, copper, phosphorus, and folate. So, napakadami niyang health benefit. Yan, healthy na healthy ito. And alam nyo ba guys, nung World War II, kaya nakasama sa history ito dahil siya yung ginawang pangtawid gutom ng mga Pilipino noon kasi wild siya na tumutubo. So, yun. And yes, guys, ito na yung ating laing and thank you very much for watching and stay safe.